Welcome to the program. Hi, good evening. Thank you for... Napanood niyo po ang VTR. Ibang-ibang mga akusasyon po ang ating napanood mula, lalo na sa mga netizens. Yeah. We give you the floor, Mommy. What do you want to say? Actually, ako din nagtataka kasi kami namatayan kung bakit kami binabatikos. Actually, nag-start yan dahil sa mga issue nung lumabas about doon sa boy, yung sa guy, na nagiging kayo kay Mich. But do you have proof of that, Mommy? Matagal na ako nakakahalata, kaya lang siyempre wala akong mga evidence that time. Pero ngayon may mga witnesses na pati yung friend ko nakakita sa kanila. Bakit kinakailangan siraan ka? May pera daw involved, didiretsuhin ko na. Actually, totoo yun kasi yung mga, during the week, yung cellphone kasi ni Jam, hinaram ni Mich, which is, nilag out niya yung mga Facebook account, Jamich page. Nilag out? Yeah. Okay. Pati yung YouTube, yung email niya, kasi doon pumapasok yung income nila every month. So, wala kaming access. Parang sa kanya lahat na pupunta. Did you talk to her about it? Pinalitan yung mga password? Nilag out niya sa cellphone ni Jam. At hindi niyo alam kung ano yung password. Para wala siyang access, yes. Okay. Wala kami. But did you talk to Mich about this para masolusyonan ang problema? Or the father of Mich. Uh-huh. No, I talked to the mother. You talked to the mother? Na sabi ko, gusto, kasi ever since hindi ako nakialam sa mga finances ng anak ko. Alam ng anak ko yan, alam nila yan. At hindi nila ako nakikita kung saan man yung sumikat yung anak ko na nandun ako kasi hindi nga ako nakikialam. So this time, siguro karapatan ko kasi nanay ako na hindi naman siya yung wife. So what was the response of the mother of Mich? Yeah, ang sabi kasi, binigay na daw ni Jam lahat kay Mich, which is wala namang sinasabi sa amin yung anak ko. So, Mami, hindi pa ito naayos? Hindi pa. And are you categorically accusing na merong anomalya na nangyari involved at yung hatian dito si Mich? Hindi, kasi ang sa akin nga, bakit niya nilag-out yung mga accounts ng anak ko? Okay, bukas ang aming palabas para sa iyong panig, Mich. Yung mga akusasyon po na... Na ikaw nagpumilit para like for me to go because... Yung diretso because it was para ano, Gretchen Fulido, ilang beses inulit na he might go at any time, dumaan ka naman. So parang, ako syempre, ginusto ko naman because he... Requested. One of their first appearances was on Chris TV, way back, yeah. Diba? Tapos, parang ano, but yun nga daw, Mommy, na hindi naman siya talaga ganado at interesado na makita kaming lahat. No, doon. Hindi. And it was hindi, your idea hindi, daw hindi na parang makuntahin ang mga artista ikaw doon. Naghahanap daw ng attention. Yun ang sinabi. No, hindi totoo yan. Kasi ang siyempre, bilang ina, gusto ko mapasayaan ako. Kaya lahat ng gusto niya, talagang siyempre gagawin mo. Kasi alam ko doon siya masaya dahil gusto niya talaga ng mga bisita kasi... Yun nga, hindi na masyadong bumisita. So in other words, what you're trying to say, Mommy, is that kagustuhan ng iyong anak, hindi mo gusto? Siyempre, dalawa kami. Kasi tinatanong ko naman din okay. siya. Mabilisan lamang ito. You posted in your Facebook once that this is 4 days after your son passed on. Na, you know, you were so excited because you were doing a magazine interview. Is this true? Yeah. Sinabi ko excited ako kasi may pinapatamaan ako that time. Mommy, mabilisan lamang. Ano ang nais niyong sabihin kay Mich? Ang sa akin lang, sana ibalik niya kung anong dapat sa amin. Kasi karapatan ko yun, ako yung nanay. Naghirap ang anak ko doon at saka lahat ng expenses kami nagbayad. To your critics? Doon sa mga nagbabas sa akin, huwag niyo na ako ibas kasi totoong tao ko. Ako mismo nagsasabi sa inyo, nag-i-smoke ako, nagmamadyong ako, nagkakasino ako. Kasi yun ang mga binabas sa akin na nag-i-smoke daw ako. So, para sa akin, hindi ako artista para ibas nyo. Kami ho namatayan, kami pa ako ho hinawalan. Sobrang sakit ho sa akin na, until now, binabas ho ako. Bakit nyo ako ibabas? Hindi naman ho ako artista. I mean, lumabas lang yung mga issue about the guy. Pati ako binabas na ang dami ng question sa akin na talagang gumugaw ang buhay namin mag-ina, na damay talaga kami. Okay. Yun lang ang gusto kong sabihin talaga. No, boy, although I was a witness talaga, I saw how deeply she, your other son, and Jam, solid sila talaga. And she was very upfront when I was there also. And I guess, boy, yung I was about to comment, Mommy, na sana, Mommy, yung suot natin, di ba? Siyempre, I'm sure after this, may magre-react na naman. But I admire you for being true to yourself. Ako yeah. And I don't think anybody has a right to judge you. Yeah, yes. Pati yung pagsishort ko. Based on what you see, what you perceive. Kasi there's so much more than a person what you see. Let's pray also that everything is settled para yung anak mo na nasa langit na magkaroon din ng kapayapaan. And reach out.
yun nga, yung parang gusto ko sabihin, sana tama na, tigilan ni anak ko. Kasi sobrang na nagagamit. God bless you. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat.